napapalibutan ng makakapal na pader. Mga rehas na naglalakihan at 24 oras na may nagbabantay. Parang ang hirap isipin na may makakatakas pa kung ikaw ay nasa loob na ng kulungan. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang dalawang preso na tumakas ng dahil sa hamburger patty. Nagugutom na ba kayo? Handa na ba kayo? Halika't samahan niyo akong alamin paano nangyari yon. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring mong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Ang lahat ay naganap sa Clinton Correctional Facility o minsan na tinatawag na New York Little Siberia dahil sa napakalamig na klima doon tuwing taglamig. Ito'y matatagpuan sa Dannemora, New York, at kayang tumanggap ng 2,559 na bilanggo. Ang dalawang presong sobrang hilig sa hamburger ay sina Richard William Matt na nakulong sa salang pagkidnap at pagpatay. Noong December 3, 1997, kinidnap niya ang kanyang dating boss na si William Rickerson upang makuha lahat ng pera nito. Ngunit hindi siya nagtagumpay makuha ang pera, kaya pinatay niya na lang si Rickerson at itinapon sa ilog ang pira-piraso nitong bangkay. Pagkatapos ng krimen, si Richard Matt ay tumakas at tumawid sa US-Mexican border at nagtungo sa lungsod ng Matamoros. At paglipas ng mahigit isang taon, noong February 20, 1998, pinatay niya ang American engineer na si Charles Arnold Periol sa loob ng isang restroom ng bar sa tangkang pagnakaw ng $300. Dahil dyan, si William Matt ay nahatulan ng 23 years imprisonment sa Mexico. Ngunit inilipat sa US sa pagpatay ng kanyang amo na si Rickerson matapos umamin ang kanyang kasabwat at nahatulan ng 25 years imprisonment. Ang ikalawa ay si David Sweat na nakulong sa pagpaslang ng isang sheriff na si Kevin Tarsha noong July 2002 sa bigong pagnanakaw. Sila ay nailagay sa tinatawag na Honor Block, isang pribilehiyong babahay sa loob ng maximum security prison o kahalintulad ng mga kubol sa New Bilibid Prison dito sa ating bansa, kung saan pinapahintulutan silang magamit ang mga lutuan, showers, telepono at telebisyon. Pareho silang nagtatrabaho sa prison in-house tailor shop kung saan sila ang gumagawa ng mga uniform ng mga kapwa nilang preso at dun na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at ang maitim na plano. Noong January 2015, nag-request ang dalawa na ilipat sila sa magkatabing selda na agad namang pinahintulutan. Nakilala si Matt sa kanyang angking talento sa pagpinta na agad niyang naging tagahanga ang isang prison guard na si Jean Palmer. Dahil doon, tinulungan ni Jean Palmer magpuslit ng mga gamit pangpinta si Matt at iba pang pabor kapalit ang mga paintings nito. Sa paglipas ng ilang taon, naging malapit si Matt at Sweat sa supervisor ng tailor shop na si Joyce Mitchell. Sa pagdaan ng panahon, lalo pang lumalim ang samahan ng tatlo. Labis na kinatuwa ni Joyce ang atensyon at pagiging malambing ng dalawa sa kanya. At si Matt ay mukhang eksperto sa pambubola na siya namang naging dahilan upang mahulog ang loob ni Joyce sa matamis na salita ni Matt. Di nagtagal, nagkaroon na ng relasyon si Matt at Joyce at tuluyan na ngang nahulog ang kawawang babae sa patibong ng tusong lalaki. Isang araw, sa paglalakad ng dalawa pabalik sa kanilang selda, napansin nila na ang isang speed humps ay tila walang laman sa loob. Sa pagsisiyasat pa ng dalawa, naisip nila
na isa itong malaking tubo na maaaring patungo sa labas ng bilangguan at maaari silang gumapang sa loob upang makatakas. Kinagabihan, agad nagplano ang dalawa paano sila tatakas. Pinag-aralan bawat kilos ng mga gwardiya at ang mga posisyon ng mga security camera. At sa umaga naman ay palihim nilang pinag-aaralan ang paligid at saan ang daan ng mga tubo. Kinausap ni Matt ang kasintahang si Joyce tungkol sa kanilang binabalak na pagtakas. Nung una ay medyo tutul si Joyce dahil napakadelikado ng kanilang gagawin. Ngunit si Matt ay sadyang magaling atang magsalita at magbilog ng ulo at napapayag niya si Joyce na makipagtulungan sa kanila. Inutusan ni Matt si Joyce na ilagay ang maliit na hacksaw blade, concrete drill bit at maliit na paet sa loob ng hamburger patty. Ang ginawa ni Joyce ay babalutin niya ang mga tools ng hamburger at papatigasin ito sa freezer bago ibigay kila Matt. Di lang ata sa pambababae, epektibo ang mga mabulaklak na salita ni Matt dahil ang prison guard na kanyang tagahanga na si Jean Palmer ay kanyang napapayag din na makipagsabwatan sa kanila. At nang maipuslit na ni Joyce ang mga tools sa tulong ni Palmer, di na nag-atubili sila Matt at Sweat sa kanilang plano. Paunti-unti nilang nilalagari ang dingding ng kanilang selda tuwing may pagkakataon at hihinto tuwing may papalapit na gwardiya. Matyaga nila itong ginawa hanggang sa tuluyan na nilang mabutas ang dingding. At nang lumusot si Sweat sa butas, tumambad sa kanya ang malaking tubo. Tuwing gabi, paglipas ng alas 11, pagkatapos mag-ikot ng mga gwardiya, si Sweat ay unti-unting nilalagari naman ang malaking tubo na pinaniniwalaan niyang magdadala sa kanila palabas. Habang wala si Matt sa higaan, gumagawa siya ng dami niya gamit ang kumot at mga unan upang palabasin na siya ang nasa kama at mahimbing na natutulog. Gabi-gabi itong ginawa ni Sweat at nakapuslit siya sa kanyang selda ng 85 beses. Habang sa umaga namay, patay-mali siya ang dalawa at walang kaalam-alam ang lahat na unti-unti nang nalalapit ang kanilang pagtakas. Nang tuluyan nang mabutas ni Sweat ang malaking tubo, mayroong isang naging problema. Si Matt. Masyadong mataba si Matt upang magkasya sa tubo. Kaya naman, nag-diet agad si Matt at pinilit magpapayat. Ngunit hindi naging madali ang ginawa ni Matt dahil kailangan niyang pumayat sa lalong madaling panahon sapagkat anumang oras ay maaaring matuklasan ng mga gwardiya ang mga ginawa nilang butas. Gamit ang medida na galing sa tailoring shop, araw-araw nilang sinusukat kung pumayat na ba si Matt. At dahil sa determinasyon ni Matt na makatakas, dumating na ang araw na kasya na siya sa butas. Ang kanilang usapan ay mag-aantay si Joyce sa isang manhole sa labas ng kulungan. Noong June 5, 2015, pagsapit ng gabi, naghanda na sila Matt at Sweat. Pinabaunan sila ni Joyce ng mga pagkain na inilagay naman ni Sweat sa guitar case. Nagagamitin din nila ang guitar case upang gawing props at magpanggap na ordinaryong tao. At pagtapos ng huling pag-iikot ng mga gwardiya, mga bandang 10:30 p.m., nagawa pang mag-iwan ni Matt ng mga mensahe na tila nang aasar pa sa mga gwardiya. Dahan-dahan nilang binuksan ang butas na dingding at gumapang sila papunta sa tubo na nakakonekta sa isang manhole sa labas. Unang pumasok si Sweat ngunit nagtaka siya na tila hindi nakasunod si Matt. Biglang nag-alangan si Matt pumasok sa tubong kasyang-kasya lang siya dahil meron pala siyang claustrophobia o yung pagkatakot sa masisikip na lugar.
Walang nagawa si Sweat kundi hilahin si Matt gamit ang dala niyang bedsheet. Mahigit isang oras ding nakipagsapalaran ang dalawa sa napakasikip na tubo. At nang narating na nila ang manhole, di maalis sa dalawa ang ngiti ng tagumpay, ngunit walang Joyce na nag-aantay sa kanila. Walang sinayang na oras ang dalawa at agad kumaripas ng takbo. Samantala, pagsapit ng 5:30 ng umaga, sa unang pag-iikot ng mga gwardya, may napansin itong kakaiba sa selda ng dalawa. Kaya agad itong binuksan ng gwardya upang tignan ng mabuti. Una niyang pinuntahan ang selda ni Sweat at sa pagtanggal niya ng kumot ay laking gulat niya ng mga unang na dinamitan ng uniform ng mga preso ang tumambad sa kanya. Sinilip niya rin ang selda ni Matt at ganun din ang eksena. Agad niyang tinawag ang mga kasamahan. Ilang sandali lang ay nagsidatingan na ang mga ito. Natuklasan nila ang butas na dingding at sa tubo. Nabasa din nila ang mga sulat na iniwan ni Matt. Walang sinayang na sandali ang mga otoridad. Agad silang nagpadala ng mga pulis at sinuyod lahat ng pwedeng daanan ng dalawa. Noong June 9, 2015, may tip na natanggap ang mga otoridad na nakita ang dalawa malapit sa bayan ng Willsboro. Hinihinala nilang baka tumawid na ng border ang dalawa, kaya agad naman inalerto ng mga pulis ang RCMP o Royal Canadian Mounted Police, ang FBI, ang CBP o US Customs and Border Protection at ATF, at ang New York State Forest Rangers. Ang United States Marshal Service ay agad nagpataw ng $50,000 na pabuya na agad din itinaas sa $75,000 o katumbas ng higit-kumulang 3.7 million pesos. Lalo pang lumawak ang paghahanap sa dalawa na naging dahilan upang isara ang buong kalsada ng New York State Route 74 at ang mga paaralan sa Dannemora at Saranac noong June 11, 2015. Nagpadala na rin ng mahigit 500 pulis sa lugar at noong gabi ding iyon may mga natagpo ang bakas ng mga paa at sinundan ng mga canine ang amoy hanggang nakaabot na sila sa bayan ng Candyville, Plattsburgh at sa Lake Champlain. Nagkalat na rin sila ng mga billboards tungkol sa pagtakas ng dalawa sa buong New York, New Jersey, Massachusetts, Vermont, Pennsylvania at sa kahabaan ng US-Canada border. June 12, 2015, sadyang madulas at wala pa ring bakas ng dalawa. Samantala, batay sa masusing investigasyon, noong araw ding iyon, inaresto si Joyce Mitchell sa ginawang pagtulong nito sa dalawa. June 13, ang paghahanap ay mas lalo pang pinaigting, ngunit bigo pa rin ang mga otoridad. Samantala, umaga ng June 16, si Joyce ay umamin sa naging partisipasyon niya sa pagtakas ng dalawa at napagplanuhang siya ang magiging getaway driver, ngunit di siya tumuloy dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Inamin din ni Joyce na inutusan siya ni Matt na lasunin ang asawa nito na si Lyle, na nagtatrabaho din sa bilangguan bilang isang maintenance na maaari daw maging hadlang sa pagtakas nila. June 22. Ang paghahanap ay muling binaling nila sa lugar na malapit sa kulungan. Nang may natagpuan silang cabin na malapit sa Owl's Head sa Franklin County, ang cabin ay tila pwersang binuksan at nakakuha sila ng DNA nila Matt at Sweat sa loob. Ayon sa mga investigator, ang dalawa ay kagagaling lang doon nang hindi pa hihigit sa 24 oras. Agad ginalugad ng mga otoridad ang buong Franklin County. Si Matt ay unti-unti nang nagkasakit, marahil na rin sa walang tulog at sirang mga pagkain
Kaya nagdesisyon si Matt na maghiwalay sila ni Sweat dahil magiging pabigat lang ito sa kasama na maaaring magsanhi ng pagbagal ng kanilang pagtakas. Noong June 26, habang binabagtas ni US Border Patrol Supervisory Agent Chris Boss ang daan, nakita niya si Matt na dahang-dahang naglalakad sa Elephant's Head sa timog ng Malone, 80 kilometers sa kanluran ng Clinton Correctional Facility. Agad niya itong pinahinto, ngunit bigla itong nagmadali papalayo, kaya walang ibang paraan kundi barilin ito gamit ang kanyang 20-gauge shotgun na agad namang ikinamatay ni Matt. Dalawang araw makalipas ang pagkamatay ni Matt, nadaanan ni New York State Trooper Sergeant Jay Cook si Sweat na naglalakad malapit sa constable. Humigit kumulang 26 kilometer ilaga kung saan namatay si Matt at 2.4 kilometer mula sa US-Canada border. Bigla itong tumakbo sa malawak na taniman na patungo sa kakahuyan. Agad itong hinabol ni Sergeant Cook at nang papalayo na si Sweat, dalawang magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa payapang taniman. Agad bumagsak si Sweat ngunit ito'y buhay. Maya-maya lang ay dumating na ang ibang kasamahan ni Sergeant Cook at dinala ang sugatang si Sweat sa Alice Hyde Medical Center na kinalaunan ay inilipat sa Albany Medical Center. Ang halaga ng manhunt operation na isinagawa kila Matt at Sweat ay umabot sa $23 million. Samantala, si Jean Palmer, ang gwardiya na tumulong din kila Matt, ay napatunayang guilty at pinatawan ng 6 na buwang pagkakakulong at multa ng $5,375. Si Joyce Mitchell naman ay nasintensyahan ng 7 taong pagkakakulong at multa na $6,375. Noong July 5, nang makalabas si David Sweat sa ospital, inilipat agad ito sa Five Points Correctional Facility at nadagdagan ang kanyang sentensya sa bilangguan. Ang 2015 Clinton Correctional Facility escape ay ginawang television movie noong 2017 na pinamagatang New York Prison Break, The Seduction of Joyce Mitchell. Noong 2018 naman ay ginawang television miniseries na pinamagatang Escape at Dannemora at sa taong ding iyon inilabas ang Dannemora Prison Break. Kayo, anong masasabi nyo sa pagtakas nila Matt at Sweat at kung sakaling gagawin yung pelikula ito, ano sa tingin nyo ang mas bagay na pamagat?